Magandang araw! Ako, si Ivory Shane C. Garcia mula sa Grade 10, Our Lady of Fatima. At ngayon, aking tatalakayin ang issue tungkol sa pagtanggap at paggalang. Pagtanggap at paggalang sa iba't ibang kasarian tungo sa matagal nating mithiin. Ang pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng isang pamayanan. Tunay ang hindi natin maitatanggi o maikakaila na isa sa mga mahalagang katangian ng bawat tao sa mundong ito ay ang kanilang kasarian at ang kanilang seksualidad. Kasarian at seksualidad na matatawag natin may malaking epekto sa kanilang buong pagkatao. Subalit, sa panahon ngayon, nakakalungkot lamang isipin na dahil sa iba't ibang mga pananaw at mga paniniwala ng tao, hindi natin maiwasang magkaroon at magkaroon ng malulubang issue na may malalaking epekto sa nakararami. At isa na nga dito ang diskriminasyon. Diskriminasyon na tumutukoy sa hindi pantay na pagtingin at pagturing ng tao dahil lamang sa kanyang kinabibilangang uri, lahi, gulang, etnisidad, at kasarian. Diskriminasyon na masasabi kong naganap pa rin sa lipunan na ating ginagalawan. Diskriminasyon na patuloy na nararanasan ng mga kalalakihan, ng mga kababaihan, tigil sa lahat ng mga miyembro ng ikatlong kasarian, ang LGBTQIA+. Ang LGBTQIA+, nangangahulugang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual. Sa totoo lang ho, ang isa sa napakahalagang sangkap sa isang maunlad na lipunan ay ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa bawat kasapi ng isang pamayanan. Tunay ngang hindi matatawag ng isang maunlad na lipunan kung wala namang pagkakapantay-pantay. Kaya naman upang magkaroon na ng pagkakapantay-pantay sa ating bansa sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw sa isyu ng kasarian, kinakailangan na ang bawat isa ay magkaroon ng paggalang at pagtanggap sa sariling kapwa. Pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng paggalang at pagtanggap sa mga miyembro ng ikatlong kasarian ng buong puso, yung hindi napipilitan lamang. Alam ko kasi na may papakita natin ng paggalang sa kanila sa paraan na alam kong matagal na nilang hinahangad. Sa paraan na matagal na nilang inaasam na makamtan. At ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila kung sino o ano nga ba ang tunay na sila. Pagtanggap sa kanila kahit ano paman ang kanilang napiling kasarian. Naniniwala kasi ako na ang bawat isa ay may karapatan sa paggalang. Yung tipong kung gusto mong igalang ka ng kapwa mo, simulan mo sa sarili mo. Kasi diba, paano ka igagalang ng sarili mong kapwa kung ikaw nga hindi marunong gumalang? Tandaan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya rin nilang gagawin sa'yo. Muli, ako po si Ivory Shane C. Garcia na naniniwalang walang ginawa ang Panginoon na hindi maganda. Ginawa niya tayo pantay-pantay. Walang nakakataas, walang nakakababa. Pantay-pantay ang lahat. Maraming salamat po!